Ngayon po ay araw ng Martes at April 28, 2020. Naku po, lintik naman. Lahat ho ng aking mga kamag-anak sa probinsya, ninong, ninang, tsuhin, tsahin, pinsan, mga kinakapatid at pati yung mga tauhan ko. Ay, kabado, nagtawagan ho sa akin, nag-message sa akin na ako raw ho ay nabalitang patay na at nagpakamatay daw yung isa na may binarel. Alam nyo ho yung mga kalaban niya, yung mga basher niya, walang magawa ho matinuyan. Ay, hindi pa ho ako mamamatay. Yung magtatangka ho pumatay sa akin ay mauuna ho yun, yun ang 1,000%. Kahit makipagbarilan ako ro ng harapan, lima sila ako yung mag-isa, hinding-hindi ho yun mananalo sa akin. Totoo yan. Ngayon, yung magpapakamatay naman daw ako ay malabo ho kung gawin yon. Una, higit sa lahat, bakit ho ako magpapakamatay? Napakasarap ho ng buhay eh. Ang sarap tumulong sa tao. Unang-una ay protektado ako ng Diyos. Ako'y mahal ng Diyos. Yan ho mga kung sakali mang may magtatangka sa aking buhay, ay hindi pa ho nakakapagplano yan ay mga patay na. Oho, bakit? Diyos o ang gagawa ng paraan para sila'y madiskarel sa anumang masamang balaki nila sa akin. Alam nyo, kapag nag-iisip ka ng pangit sa iyong kapwa, ito na, wala kang Diyos nun. At pag wala kang Diyos, nako, kung ano-anong samot-saring sakit ang dadapo sa iyo. Oo, balay mo, ikay mabagsakan ng eroplano diyan. Oo, ipaglakad mo, ikay nasagasan. O kaya pag nag-drive ka ng sasakyan, may mapangga ka diyan. Ayun o, ay, pasisinungalingan ko lang ho yung mga kumakalat na balita. Aha. Yung balita na yung mga gawa ng taong walang magawa sa buhay, oh. Ay, biruin mo. Yan ho mga basher ko. Unang-una nilang nilabas na issue ay si Norman. Ah, ay wala akong nangyari. Pangalawang issue nilang nilabas, ako daw ho ay maraming kaso sa ABG. Ay wala rin hong nangyari at walang nakalkal. Pangatlong issue nilang nilabas, ay ako raw ay maraming. Ay wala rin nung nakalkal. Wala nga rin nun, puro kwento lang. Ay wala na namang nangyari. Pang-apat na issue na nilang ilabas, ako raw ay nangangkam ng lupa. Ay wala rin namang nangyari. Puro fake news. Pang-apat na issue nila, nagbayad daw sila ng kay Siyangga para sa mga basher ko. Ay wala na naman din nangyari. Ay nako. At pang-apat na issue raw ay ako raw ay involved sa drugs. Ay nako, kahit ako ho, i-drug test nyo rin eh. Aha. Kung nga akong mariwana, hindi ko natikman, yun talampunay at dahong papaya, haya, pwede pa, no, ako'y bata-bata, ay tinitira ko yan. Ay di, wala na namang nangyari, ay puro nga paninira ko eh. Ay ito na ho yung kahuli-hulihan, ako raw ho ay patay na. Yung unang balita, ako raw ho'y inambush sa Quezon, nung ako raw ay nagdala ng bigas. Pangalawang balita, ako raw ho ay pinasok sa aking mansyon at pinagbabarel. Ay pangatlong balita ho, ako raw ho ay nagpakamatay na. Ay may video pa ho na ako ho ay nagsasalitang, pasensya na ho kayo, ako'y hiyang-hiya na, kaya ako'y magpapakamatay na. Yan ho ay walang katotohanan. Sa aking pamilya, ako ay buhay, malakas. Oo, yung mga nagpaplano sa akin dahil sa ginawa kong kabutihan, ay sila ho ang mauuna, maniwala kayo sa akin, mauuna pa yung mga yan. Oo. Ngayon, doon naman sa mga walang magawang mabuti, kung gusto nyo nga pagkatapos ng COVID at pagkatapos ng namatulungan natin yung ating mga kababayan, tayo yung mag-draw. Kahit kayong lahat, magsama-sama na. Ako lang mag-isa. Ay titiyakin ko naman, puro noon tama ninyo. Kaya, wag ko kayo mag-alala. Malakas po ako. Buhay na buhay. Fake news ho lahat yan. Okay? Una, may pera ho ako. Pangalawa, may Diyos ho ako. Pangatlo, mahal ho ako ng tao. Pang-apat, mahal ko ang tao. Panlima, marami ho nagpo-protect sa akin. Kaya malabo ho yan. Yan ho mga basher ko na galit na sa akin dahil ako ho'y nagtatagumpay sa aking ginagawa. Oh, hindi ho nila ako mapigil sa paggawa ko ng mabuti. Ano kaya ang kinatatakot ng mga rayan? Tapos ang COVID day, ako'y babalik na sa aking normal na buhay. Eh, mga takot na takot ito, halatang halata o mga galawan nila eh. Ang nakaka-amaze pa, kamo, kung paano nila na-videohan, ako mismo ay nagsasalita at pag dinidinig, pinakikinggan ko, parang ako ay nagsasalita na ang sabi ko raw eh, pasensya na ho kayo, ako'y hiyang-hiya na, wala naman talaga ho akong pinamigay. Kaya ho, sa daming tao nag-aabang sa akin, ako'y magkikitil na lang ng aking buhay. Ba?
Eh parang ako ang galing hunong gumawa noon. Ako'y hanga sa iyo. Pero ito lang ang masasabi ko. Malalaman na namin kung sino ikaw. Marami na. Lahat tayo magpapangipangita pagkatapos ng COVID. Makikita mo ang iyong hinahanap. Wow! Makikita mo ang iyong hinahanap. Pero, hinahanap ko pa rin ang kapatawaran sa aking puso. Hinahanap ko pa rin. Kaya kayo maglubay na. Pag hindi pa kayo naglubay, alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Ngayon po ay April 28, alas 6:45 ng umaga. Ito po si Yama de la Cruz. Ayon po ang aking mga grupo. Ayon, nakikinig pa, naka-online pa lahat. Ha? Ako po'y buhay. Huwag ko kayong mag-alala. Wala hong mangyayari sa akin. Wala rin hong magtatangka sa akin. Oho, yung magtatangka sa akin, ay nako, wala hong mangyayari doon. Mauuna yun. Maniwala kayo sa akin. Dumarating, 1 kilometro pala ang huwan layo noon. At may pagtatangka, titimbuang na huwi yun. Oho, ay pagkatapos nga ng COVID, ay lahat ng gustong makipagbarilan sa akin, pwede naman. Oh, magduro kami dyan sa harap ng luneta. Kahit sila'y 40 magsama-sama na, 2 baril lang ang gagamitin ko. Hindi ho makakabunot yun. Puro nuutama nun. Yan ay mga nagtatago sa mga fake account. Pero sa totoo buhay, puro mga walang bayag yan. Bungangala ang ho ang meron diyan sa mga yan. Yan ho ay mga supot, mga sungaw, mga papoging tungaw. Ayun ho. Ay, magandang araw. Para doon, manigas kayo. Manigas kayong lahat. Buhay po ako. Huwag kayong mag-alala.